Namaskaram, mabuhay. We are an Indian-Filipino couple in an LDR setup. Yes, you heard it right. 3 months ago, we were both living together in Philippines, but recently we became LDR or malayo kami sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit hindi namin napagpatuloy ang pag-upload ng mga videos. But before I will give the details on how we become an LDR, I will continue the last video that I uploaded. Mga 3 months ago na yata, and it was during our vacation in India. So this video was our last day in India. Few hours na lang to before our flight. Nag-last bonding muna kami sa mga biyanan ko, pero baka sa mga mukha nila ang lungkot, lalo na ang biyanan ko na babae. Hindi nila napigilang umiyak nung umalis na kami. Hinatid kami ng bayaw kong lalaki at asawa niya sa airport. Ang departing airport pala namin is Coimbatore Airport, which is 2 hours travel from Palakkad. Pagdating namin sa airport, smooth naman ang check-in at pati sa immigration. We had our connecting flight from Coimbatore to Singapore, then Singapore to Davao. Medyo mahaba ang layover namin sa Singapore, nasa around 6 hours. Hindi kami lumabas ng airport, namasyal lang kami sa Terminal 1 to Terminal 3. Alam naman natin na napakaganda ng Changi Airport. Sayang nga lang at hindi kami nakapunta sa Jewel dahil kailangan lumabas sa airport at dadaan naman ulit sa immigration pagbalik. Walang problema ay Philippine passport kasi hindi kailangan ng visa pag dumaan sa immigration. Pero dahil naka-Indian passports ang asawa at anak ko, kailangan nila ng visa on arrival kung saan pwede naman kumuha ahead few days before sa arrival sa Singapore. Kaso hindi na namin to nagawa dahil sa limited time namin sa India. Anyway, regarding what I mentioned at the start of the video about our LDR situation now, here it is. Before we went on vacation to India, I received an opportunity to work abroad. We had long discussions about whether to grab this opportunity as it would mean significant sacrifices, being away from each other for the first time, at being away from my child. Mahabang deliberasyon at diskusyon ang ginawa naming mag-asawa, at dahil na naig ang mga plano namin para sa anak namin at pamilya, we grabbed the said opportunity. This was also one of the reasons kaya short lang ang vacation namin sa India dahil gusto lang namin personally i-inform ang pamilya namin doon sa aming desisyon. Ang desisyon na ito may change our plans na sa India magreretiro pero depende na rin kung saan kami dalhin ng faith namin. Ang plano talaga namin bago pa dumating ang opportunity na magtrabaho ako abroad is mag-for good kami sa India pag-retire namin para fair din sa kanya na nag-stay siya ng matagal sa Pinas. Noong una, nalungkot ang biyanan kong babae sa bagong desisyon namin dahil nga malayo ang mag-ama ko sa akin at may mga months na hindi ako kasama ng anak ko at ang bata pa daw ng anak ko para iwanan. Pero kalaunan, naintindihan din niya na ang mga plano namin ay para lang din sa pamilya namin at naging masaya na rin sila for us. Bihira na lang din nila ako makita sa mga video calls dahil sa time differences namin. Iba sa India, sa Philippines at dito sa current country kung saan ako ngayon. Napagtanto ko kapareho pala kami ng sitwasyon ng asawa ko kung saan nagtatrabaho sa ibang bansa at hindi kasama ang pamilya. I am very thankful na may asawa akong laging sumusuporta sa mga pangarap at experiences ko sa buhay. Hindi niya ako kinukulong sa ideya na dapat sa bahay lang ako nag-aalaga sa anak namin at sa kanya. Simula nang mag-asawa kami, marami akong pangarap na naabot dahil sa kanyang walang tigil na suporta. Andito siya para tulungan ako morally, mentally, emotionally at syempre financially. Ang tiwala niya sa akin ay malaking tulong kaya nakakapagsikap akong maabot ang mga goals ko. Ngayon, 3 months na kaming LDR at ito'y nilalabanan namin dahil alam namin na ito'y temporary lamang. Lahat ng mga sakripisyo namin ay magbubunga din soon. Ang sitwasyon pala namin ngayon ay naiwan ang mag-ama ko sa Pilipinas. Sa mga susunod na video ko na siguro mabibigay ang rason kung bakit sila nanatili sa Pilipinas at hindi umuwi ng India. Kampante ako kahit nasa Pinas sila dahil andon ang pamilya ko na nakasuporta din sa kanila. Until to this video, thank you for joining us in this new journey. We look forward to sharing more updates with you soon. Until next time, see you in our next video.